Hi guys, welcome back to my channel. This is Inday Chimimay. good morning sa ating lahat. Malamig na morning dito sa Cyprus. At saka good afternoon sa Pilipinas. Sa Middle East guys, ay ahead ng 1 hour dito sa Cyprus. So let's say ngayon ang time dito is 7:34. Sa Middle East, it's 8:34 na. Especially sa Qatar. Yan. So, good morning sa ating lahat. Malamig na morning. The temperature is 9 degrees. And as usual, I'm wearing my same jacket since yesterday. Kasi hindi naman ako pumunta ng village para magtrabaho. Kaya hindi siya marumi. So, as usual, sinuot ko. Malamig dito sa labas pero gusto ko ditong kumain kasi tulog pa yung amo ko. Ayoko gumawa ng ingay dun sa kitchen. Kasi yung kwarto nila nasa taas, kitchen sa baba. Yun. Kaya mahirap na mag-clansing yung mga nga kutsara tinidor dun. So ano ba guys, yung almusal ko, nag-toast ako ng tortilla bread. Wet bread, tortilla, nilagyan ko ng turkey ham at saka halloumi cheese at nilagay sa toaster. Tapos nag-toast din ako ng 4 na perasong halloumi. Yan. Ay, halloumi, no, salami pala, salami. Yan. Kain tayo guys, tsaka espresso coffee. Hopefully guys, this is my next destination. Next year or this year? Oh, ready na yan. Joke. Malay mo guys, makarating tayo dito. Dito mas malaki sweldo, 800 euro pataas. Eh, dito sa Cyprus, 400 euro lang eh. Kaya kailangan natin mag-upgrade konti sa, para sa ipon sa future at saka sa family natin. Espresso coffee in the morning. Malamig na agad. Kasi malamig dito sa labas. Malamig na agad yung kape ko. So guys. Malamig. Pero gusto ko dito kasi nakakapag video ako eh. Doon sa lobby hindi ako pwede mag-ingay. Ito lang yung trabaho ng OFW ba kay mga amo doon. Sa sala. Pag doon sila, si Lula nandun nanonood sa kabilang sala, oh. Ako dito sa veranda. Gusto niyo makita guys yung view. Yan yung kusina. Ito ko sa veranda kumakain ng almusal. Yan. Ito pa rin yung aking jacket. Kasi malamig. Hindi naman marumi guys. Minsan 3 beses ko inuulit ay. Pero di marumi. Tawag dito. Excited na ba kayo sa bago, sa topic natin ngayong araw na to? Steamy. Steamy ba? Malamig nga yung steamy ba? Hantay guys. Sa mga new subscriber ko, thank you so much for supporting me and watching on my video. Sa mga nagko-comment, thank you so much. Kung may mga katanungan kayo guys, kung halimbawa, please comment naman kayo kung anong gusto nyong i-video ko sa inyo, kung anong gusto nyong topic, please comment down the comment section below. And like and share my video also. Tapos, subscribe din kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And please click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga kalokohan ko. sa lahat ng mga videos ko pala. So guys, ang topic natin ngayon is about release. Ano ba yung release dito? Merong release sa Cyprus? Parang kanta lang yan ah. Please release me, let me go, for I don't love you anymore. Oh, diba lumang-lumang kanta? Ay, ang ganda ng lumang kanta, lalo pag Sunday sa Pilipinas, Sunday's best. Oh my God, I miss talaga ng music na ganyan. Nakaka-relax, diba?
Pero guys, seriously, merong release dito sa Cyprus. Ano ba yung release? Wait lang. Nguya mo na ako. Isang lagok. Baka sa kakadakdak ko, mabilaog ka na kuya. Mas maganda ng tinulak ng kape. So guys, ang release guys. Let's talk about release. For example, dumating na kayo dito sa Cyprus as a domestic helper at hindi nyo magustuhan yung amo nyo guys. Pwede kayo magpa-release sa amo nyo at maghanap kayo ng ibang amo na papapil sa inyo. Yes, 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 yes. Alimbawa, pagdating nyo dito, syempre sa pagbago pa, hindi pa magpapakita na ugali yung mga amo, di ba? Tantya-tantya muna. Kapag malaman mo, mga 3 months, malaman mo yung totoong ugali ng amo mo, yan. Yan na yan, magkakasubukan. Pugbuga na, joke. Halimbawa guys, hindi nyo magustuhan, may hindi talaga sila kaya-ayang ugali na hindi nyo gusto, or something, hindi kayo pinapakain, hindi kayo pinapasahod, or masyadong maraming trabaho, nasa sa inyo yan guys. Nasa sa inyo yan, ha? Pwede kayo magpa-release. Okay? Ang release is 30 days notice. Gagawa kayo ng release paper. Pirmahan nyo 2 kopya. Tapos ang isa ibigay nyo sa amo nyo. Halimbawa, hindi inanghingi kayo sa kanya ng release. Madam, I don't want to work here anymore because this one, this one, this one. Tapos, pirmahan nyo. Bigay sa kanya isa at saka isa sa iyo. O, diba? Yan ay 30 days notice. So, 30 days na yan, pwede ka pa magstay sa amo mo, kumpirmahan niya. Tapos, pwede ka pa magstay or maghanap-hanap ka na syempre ng susunod mong amo na papapil sa'yo. Bibigyan ka ng panibagong visa. Diba? Tapos, halimbawa, kasi mga amo dito minsan magunat eh, ayaw i-release ang mga katulong eh. Hindi kayo binigyan ng release. Ang gawin nyo, gumawa kayo ng 2 kopya ng release paper nyo. Tapos pirmahan nyo, isend nyo sa post office dito din sa Cyprus. I-address nyo sa address ng bahay ng amo nyo. Pag na-receive na niya, at least meron kang kopyang permado mo. Tapos, yung resibo mo galing sa post office, itago mo yan. Kasi pag hindi ka na-release ng amo mo, pwede mo siyang ireklamo sa agent mo or sa migration. Yes, 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 yan. Sila ay walang magagawa kung ayaw mo na magtrabaho sa kanila. Kaya wala silang magagawa kung hindi kanila pwedeng i-ganun dito, ikulong sa bahay nila kung ayaw mo na. Ayan. So, pagdating naman sa paghahanap ng panibagong amo, halimbawa na-release na kayo ng amo nyo, maghanap na kayo ng panibagong amo, kung medyo matagal-tagal na kayo dito sa Cyprus at sumasali kayo sa mga grupo ng mga samahan ng mga Pilipinong OFW dito sa Cyprus, mas maganda kasi doon pwede kayo magpahanap ng amo kasi marami talagang amo dito sa Cyprus. Yun nga lang, iba-iba ugali, syempre, di ba? May magustuhan natin, merong hindi. So, yan ang dyan napapasok yung paano magpa-release sa amo. Kung hindi mo na gusto yung amo mo at maghanap ka ng ibang amo, or yan ang 2 option, pwede ka magpahanap sa mga kaibigan mo ditong domestic helper sa Cyprus ng panibagong amo, or pwede kang humingi ng tulong sa agent mo dito sa Cyprus na hanapan ka ng panibagong amo. Yan guys. So halimbawa, pangalawa mong amo, hindi mo rin nagustuhan. Meron tayong 3 beses magpa-release dito sa Cyprus. Magpa-release ka na naman sa pangalawa mong amo. Ngayon, maghanap ka na naman ng panibagong amo mo na magbibigay ng visa sa'yo. O, diba? Halimbawa, nakatatlong amo ka na. Last na yan, sister, ha? Pangatlong amo, last na yan. Kasi delikado ka na kung magpa-release ka ng 3 beses. Hanggang 3 beses ka lang pwede magpa-release. Kasi pag ma-release ka na ng 3 beses, pwede ka nang i-deport. Kasi hanggang 3 beses lang. It's either makahanap ka agad ng panibagong amo na papapil sa'yo or pauwiin ka ng Pilipinas. Yan guys. So, yan ang topic natin ngayon. Napaka-importante ng release sa mga OFW or domestic helper dito sa Cyprus.
So, yun lang. Pag di magustuhan ng amo mo, pwede ka magparilis at maghanap ng panibagong amo at pwede ka magparilis hanggang 3 beses lang. Okay? So, kung makatatlong amo ka na, please, 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 magstay ka na. Oo. Para may trabaho tayo, ma-finish contract tayo dito sa Cyprus. Oh, yan. Yan lang ang ating topic ngayon. So, kung nagustuhan niya guys, please thumbs up on my videos, likes on my videos, and please share my videos para naman matulungan natin yung ibang nag-aspire na maging domestic helper dito sa Cyprus. So, I will continue my breakfast and I will start my work after this. So, di ba? Mga bata, nandun na sa school, nauna ko nang inasikaso. Na, bago ako na-start ng kain, nandun na yung mga bata. Kasama ni Madam. Si Madam nag-attend sa kanila. Tapos si Madam diretso na ang office. Oh, di ba? May coffee na si Madam eh. Nabigyan ko na siya ng coffee. Yan lang naman hinihingi ni Madam pag umaga. Pag siya mag-attend sa mga bata. So guys, thank you for watching. And promise, promise guys, I will shout out my new subscribers, mga commentators ko on my next video. Ililista ko kasi hindi ko saulado ang mga pangalan ninyo, but I'm really, really, I really, really appreciate lahat ng mga, ano nyo, ng mga comments nyo sa akin, sa pag-subscribes nyo sa akin. Thank you so much. Sana hindi kayo magsawa sa akin. And please share my video to all your friends and family na yan, na matulungan din natin sila kung paano ang gusto nila mag-apply domestic helper dito sa Cyprus. Thank you so much God, guys. God bless and keep safe everyone, especially these times na may COVID pa. Take care, take care. Okay, bye bye. Mop mop chup chup.